Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Welcome po ulit sa garahe ni DJ Master Shock. Ang topic po natin ngayon ay ito po kasi maraming nagre-request ng mga kaibigan natin tsaka mga taga-subaybay natin kung paano daw ba gamitin yung DJ MIDI controller, ano daw ba yung mga pinipihit dito tsaka mga kinakalikot. So yun po ang magiging topic natin ngayon sa video na to. Kasi medyo huli na nga kung tutuusin ang dami na nating nailabas sa mga tutorials tungkol sa pagdi-DJ gaya ng pagmi-mix, mga pagbi-beat match at kung ano paman. Pero hindi ko pala nagawa ng video kung ano yung mga pinipihit dito. So pasensya na po kayo. Kaya ito na po yung nirequest ninyo. Magkakaroon na kayo ng idea kung ano yung mga pinipindot na nakikita ninyo. Okay? Pasensya na rin po pala kayo kung balut na balut ako. Kita ninyo. Sobrang lamig po dito sa garahe ngayon at suot ko na naman ang aking maiwagang jacket. Ito lang po kasi yung pinakamakapal yung jacket. Yung iba po medyo maninipis na. Ito medyo magandang panlaban sa lamig kasi 43 degrees po dito sa loob ng garahe. Ganun po kalamig, 43 degrees. So ang gagawin po natin ay lalapit ko po yung camera dito. Tapos papaliwanag ko po sa inyo kung para saan ang gamit ng mga bawat pinipindot dito at pinipihit. Okay? So ang gagawin natin mga kaibigan ay hahati-hatiin natin sa iba-ibang parte itong topic na to, itong video na to. Pwedeng umabot ng hanggang part 4 o hanggang part 5. Okay, kasi iisa-isayin natin yung gamit ng bawat pinipihit dyan. Okay, so kung talaga pong gusto nyong matuto at magka-idea ay pagtsagaan nyo pong manood. Although alam nyo naman ako talaga mas gusto kong gumagawa ng mas mahabang video kasi mas na-explain ko maigi yung mga gusto kong ituro at ipaliwanag. Kasi anuin ba natin yung mabilis na video kung hindi naman maintindihan bandang huli yung pinag-usapan natin, di po ba? So kung talaga pong gusto nyo matuto ay kailangan po natin magbigay ng oras dahil wala pong nabibiling anting-anting para kinabukasan ay DJ ka na agad. Okay? So magtsaga po tayo talaga. So yun nga po, ngayon ang topic natin muna ay tungkol sa platter tsaka sa pitch control na dalawa sa pinaka-importante pagka nagmi-mix ka. Okay, so ito po yung tinatawag na platter, to, tsaka yan, tapos ito po yung pitch control, magkabila po yan. Ito po ay pareho lang, kung ano yung meron dito ay meron din dito. So yung mga susunod po natin na gagawa ng video ay tungkol naman dito, kung paano sila gamitin, tsaka yung mga nandito at yung sa likod. Kaya po hatiin natin sa iba-ibang parte, kasi pag pinili natin idiretso ay baka sobrang haba ng video. So ayun nga po, ito yung platter. Ginagamit po to bukod sa scratching ha, kasi ibang usapan po yun. Ginagamit po to bukod sa scratching ay halimbawa meron kang gustong ipasok na tugtog. Halimbawa medyo napagsabay mo na yung beat neto tsaka nung unang nakasalang na tugtog. Tapos halimbawa lang po to ha, halimbawa na, medyo nahuli ka ng pagpindot ng play. Pwede mo po itong itulak-tulak para mahabol yung unang o yung beat na sinasabayan mo kung medyo nahuli ka ng konti. Pwede mo itong itulak-tulak. Tapos kung medyo mabilis naman o nauna kalimbawa ng pindot ng play, ay pwede mo itong hawakan sa gilid para mapigilan siya ng paunti-unti. Pero pansamantala lang po yun. Kasi pag binitawan nyo po, halimbawa hinahawakan nyo sa gilid to, pag binitawan nyo, ibabalik uli siya sa sa normal na niya, na bilis. Ganun din po sa pagtulak-tulak. Okay? Pwedeng bumibilis pagka ginaganyan nyo, pero pag binatawan nyo, babalik uli siya kung ano yung talagang bilis niya. Yan po ang gamit niyan bukod sa scratching. Ide-demo ko po sa inyo, okay? Pero ang gagawin ko po ay i-exaggerate ko. Ibig sabihin talagang sasobrahan ko para para marinig nyo yung diferensya. Okay, pero dapat dyan tapik-tapik lang, pati sa gilid. Kasi pang remedyo lang yan eh. Okay, ide-demo ko po sa inyo. Pakinggan nyo po yung tugtog. Kung napapansin nyo, habang iniikot ko, bumibilis siya at saka pag tinutulak-tulak ko. Pero pag binitawan ko na siya, bumabalik siya sa dating bilis niya. Okay? Kasi panghabol nyo lang po yan eh. Sa gilid po, ganun din. So, pakinggan nyo po maigi. Ulitin ko po, exaggerate ko. Pero dapat siyang tapik-tapik lang. O sundot-sundot lang yung pagtutulak nyo. Okay? So, sa gilid. Okay, yan po ang gamit niyan.
Ulitin ko po, kung narinig nyo na medyo parang humihinto, dapat po wag masyadong ganon. Dapat tansyahin nyo lang maigi. Ay, nagde-demo lang tayo, kaya ako pinapakita sa inyo na ganon. So yan po ang gamit niya ng platter bukod sa ano, bukod sa pang scratch. Ngayon, sabi ko nga po sa inyo, hindi po lahat ay pare-pareho ng nilalagay ng mga features, mga brand. Hindi po lahat na makikita nyo, katulad niyan, hindi po lahat na makikita nyo na DJ MIDI controller ay umiikot lahat siyan. Yung iba po, ilaw lang yung makikita ninyo, bandang gitna, okay, minsan sa gilid, mga ilaw lang po yung umiikot, hindi po yung buong ganyan. Ako po, kaya ako lang po pinili itong ganitong klaseng controller, kasi ako po ay talagang turntablista. Ibig sabihin, mahilig po ako sa mga turntable dahil yun po yung nakasanayan kong gamitin eh. Kaya po sabi ko sa sarili ko dati, kung sakasakali man nabibili ako ng DJ MIDI controller, gusto ko yung parang turntable din yung pakiramdam pagka ginagamit. At dito ko nga po nakita yon. Although itong controller ko medyo luma na, phase out na nga po talaga to eh. May mga bagong model na lumabas eh. Pero kontento na ako dito kasi ang kailangan ko lang naman pang mix, tsaka pang scratch eh, tsaka minsan pang loop. Pero yung ibang mga features na nilalagay ng mga bagong labas, hindi ko na po kailangan talaga yon. Kailangan ko lang po talaga makapag-mix tsaka makapag-scratch. Kontento na po ako doon. So yan nga po ang gamit ng ano, ng platter. Okay? Ngayon, ito naman po ang pitch control. Ito po ay importante rin sa pag-mix kasi ito yung gagamitin nyo para mapagsabay nyo yung dalawang tugtog. Okay? Ito po yung pampabilis saka pampabagal. Dedemo ko po uli sa inyo. So gagawin natin ay pababagalin natin tapos pabibilisin natin. Pakinggan nyo po yung mangyayari. So pababagalin natin unti-unti. Ngayon pabibilisin naman natin unti-unti. So ito po ang pinakasusi para makapag beat match kayo, yung tinatawag na pitch control, okay? Ito naman po nasa ilalim na to ay ito po yung tinatawag na pitch bend. Hindi ko po alam kung lahat ng mga lumalabas ay merong ganito rin, pero pakita ko na rin sa inyo. Ito po ay parang yung katulad din ng pinakita ko sa inyo kanina, yung tutulak at yung pipigilan sa gilid. Pag gusto niyo pabilisin ng biglaan, pansamantala, pinutin niyo lang po itong plus. Tapos pag gusto nyo pabagalin pansamantala, ito pong ano, minus. Demo ko po sa inyo. Okay, pero ulitin ko, exaggerate natin yan para marinig yung diferensya. So pakinggan nyo po. Pintin natin to, pabilis. Pero pag binitawan nyo, balik uli sa dati yan. Ganun din sa pampabagal. Pabagal siya, pero pag binitawan nyo, balik sa dati. So yun po ang silbi ng platter tsaka ng pitch control. Sa susunod po, gagawa tayo ng sa ibang parte dito. Ito naman, tsaka yung dito. Tapos yung susunod, ito. Okay? So hati-hatiin po natin sila. Maraming salamat sa panonood and hindi ko lang kung nasabi ko na sa inyo. Patensya uli sa ano, kung nakagloves ako kasi sobrang lamig po talaga rito. Alright, God bless you all. Peace!